Ay, mga kabayan, talaga nagpuporsige siyang bumalik dun sa loob. Nakikita nyo ba yung effort niya? Hey, Benders, good evening. This is pag-usapan natin ngayong gabi, mga kabayan, ay itong issue na napansin ko nung nakarang araw pa, Benders, at ngayong gabi, mga kabayan, kung saan, alam mo yung siya may itlog ng Benders, pero siya inagawan ng itlog, siya inagawan ng pugad. Ayun, mga kabayan, gantong-gato yung issue natin, mga kabayan. Di ko alam kung ako lang ba yung nakaranas nito, Benders, pero yung isang inahin ko ngayon, ay naalala niyo yung itim na yun, meron siyang hinatch nakaraan, Benders, na kasama sa ibinenta ko doon kay Sir Elmer. At ang nairi, Benders, kahapon ng umaga, akala ko ng itlog, ay hindi naman kahapon, nung nakarang araw, or kahapon ng umaga, Benders, di ko lang matandaan, na kung saan, akala ko ng itlog na rin siya. Kaso nga lang, yung binilang ko yung itlog, hindi naman nadagdagan, sabi ko. So, ano, ang naisip ko, Benders, nasa broody stage pa rin tong inahin na to, at kailangan ko siyang pigilan. Kasi, Benders, ito, naglilimlim na rin yung inahin na yan. Meron na siyang 18 na itlog ata ngayon. Parang pansin ko, naglilimlim na siya, pero baka may pahabol pang isang itlog yung Benders, bago finally na maglimlim talaga siya. Kaso nga lang, ang naging issue ko ngayon, itong inahin na to, Benders, bumabalik siya dun sa pinakapugad na yon, kung saan dyan siya nag-itlog lang nakaraan, dyan siya naglimlim. Ang pagkakamali ko, malaki, Benders, na dapat hindi nyo gayahin ay, kumbaga, bigyan natin siya ng permanent na pugad, Benders. Tulad nyan, dapat siya, yung pugad niya na yan, dapat, Benders, nakatalikod na yan dun sa may likod, kung saan walang madadaanan, kung saan hindi matutunto ng ibang mga inahin, para hindi na pag-itlogan ng ibang inahin. Kaso nga lang, ako tong mabait, Benders, hindi ko na asikaso nakaraan yung panibagong pugad para sa panibagong stock ko, which is, ito, Benders, ang bago kong stock. So, ang ginawa ko nung time na yon, nung alam ko na mag-iitlog na siya nun, diyan ko siya inilagay. Kasi alam, Benders, mapapansin nyo naman yung mga inahin nyo kung malapit na sila mag-itlog. Una, yung kanilang puwetan, Benders, ay bumababa. Yung katawan nila ay lumulobo. And talagang bumababa yung bandang puwetan nila, Benders, yun sa may side na yon. Bumababa. Isa yun sa mga senyalis. Nagbibi. Ayan ang mga kamay pa ganyan, oh. Parang pa-slant siya ng konti. Parang pa 90 degree or something na papunta na sa 180 degree. Ganyan, Benders, yung eksena. Aw. Pag ganyan yung eksena, mga kabihind, ay sorry, pag ganyan yung isa na yung sa pinaka, makikita nyo yung senyalis na mangitlog na sila or malapit na sila mangitlog. And, syempre, Benders, sa umaga na yung nagpapanik na sila, nagsisimula na sila maghanap ng kanilang paitlogan. Kaya dapat i-ready na po natin yung kanilang papugad sa mga panahon na iyon. And, ang nakakaloko lang, itong inahin na to, Benders, parang hindi pa siya ganun ka-move on. Isa pa, Benders, sa hindi magandang setup na napansin ko sa mga inahin natin, pag kunwari tulad sa setup ko, Benders, hindi ko pinalagaan yung anak niya sa kanya. So, nandun pa rin yung setup siguro, yung pinaka-instinct niya na, teka lang, aking itlog to, dito ako nagpupugad, may itlog dito ngayon, pwede kong limliman to. Parang ganun, Benders, yung naging setup niya siguro, na parang hindi pa siya nakapag-move on sa pagiging broodihen niya. Dahil nga nung nagpisa siya, mismong hindi na siya nakapag-alaga ng itlog niya. So, nandun pa rin siya sa point na hindi siya nakapag-move on. Ang hirap, no? Yung hindi ka nakapag-move on. Yung bumabalik-balik ko dun sa bagay na hindi na dapat binabalikan. So, ayun yung sitwasyon ko. At sa pagkakataon na to, nahirapan ay ako. And itong inahin na to, mga kabiyahin, kasi sabi niya, ako yung naghirap dyan, ako yung nag-itlog. Tapos, nawalan siya ng karapatan. Siyempre, hindi naman siya pwede makipagsiksikan dun kasi maliit yung pinaka-espasyo. Hindi tulad ng setup ko dati na malaki. Tapos, ang ginawa ko, Benders, ay tinanggal ko na yan. Nakaraan. Ang naging eksena lang, pag siya ay nauuna, pag ito ay lumalabas, tulad kanina, lumabas yan para manginain. Kasi, pag nag-iingay na dito sa labas, Benders, alam na ng mga yan na, uy, break time na ganun, or lunch time, or dinner time, or
tawag doon, breakfast. Breakfast, or minsan may patanghali, may patanghali sila minsan, or dinner time lang mga kabihayin, ganun. Alam na nila nakakain na sila ng hapunan, and naglalabas na sila sa kanilang pugad, so nahuli siya. Pasensya, mabagal siya. Itong isa mga kabihayin, tinan yung ginagawa niya. Pil na pil niya yung pag imbrudihin niya, pero tatanggalin ko po yan. Isang magandang maishishare ko sa inyo mga kabihayin, please po magbigay tayo ng permanenteng paitlugan sa kanila. Kumbaga mga kabihayin, sa akin dapat, sa sitwasyon ko, alam ko na siya yung talagang original na ng itlog dyan. Dapat yung espasyo na yan ay hindi ko na pinagamit sa ibang inahin. Kasi darating sa point, darating mga kabihayin sa pagkakataon na mangitlog na siya. Tulad niyan, siya ay inaasawahan na ngayon. Oh, talagang pugad niya yan yung... Siguro pugad ko yan. Darating talaga mga kabayan sa pagkakataon na mga itlog na yung mga inahin natin. And pag mayroon silang permanent na pugad, talagang napansin ko na matatandaan talaga nila yan. Oh, pil na pil niya paglilim ni mga kabihan. Hindi nga siya nakapag-move on. Dahil nga ang ginawa ko nun ay, nung napisa yung mga anak niya, hindi siya nag-alaga. Pagkatapos binenta ko na. Dumating sa mga point mga kabayan na buwabalik siya dyan kahit walang itlog. Napapansin nyo ba yun? Pag yung mga inahin natin, mga alaga nyo mga kabayan, mapamanok man yan, mapaano man yan, basta naglilimlim. Pag tinanggal nyo bigla sila dun sa pinakasitwasyon nila na brudihin, talagang darating sa point na babalik at babalik sila dun sa pugad. Kasi wala silang inalagaan na anak. Kumbaga, hindi nila matanggap sa sarili nila na yung itlog nila ay walang nangyari. Kumbaga, tatanggapin nila eh kung sakaling nagka-hatch day na or pisaan day na, pisaan time na, araw na ng pagpisa. Matatanggapan nila sa sarili nila yon. Pero yung ganitong sitwasyon mga kabihayin, tulad niya, oh, talagang tinitingnan niyo yung pugad niya. Talagang gusto niyang bumalik. Oh. Sabi niya kung pwede niya siguro bugbugin tong isa na to, bubugbugin niya to mga kabihayin para lang. Di! Oh. Ano mga kabihayin, nakita niyo ba? Talaga bumabalik siya. Beners, talagang bumabalik siya sa kanyang pugad. Talagang binabalikan niya talaga. Pero wala siya magawa. Kawawa nga lang siya eh. Kasi nga, maawa ka na lang sa kanya mga kabihayin. Kasi hindi siya makabalik dun sa pugad niya. Asa na nga ba tayo mga kabihayin? So, ayun, bumabalik siya sa pugad niya mga kabihayin. Hindi siya nakapag-move on ng time na yun. Kasi nga, alam niya sa sarili niya ng time na yung ginagawa niya ay naglilimlim siya. So, bumabalik at bumabalik siya doon. Kaya sabi ko mga kabihayin, yung pinakamaipapayo ko sa inyo para iwas po yung ganitong sitwasyon tulad ko. Yung mga permanent na nilang paitlogan binders, please lang wag na nating ipagamit sa ibang inahin kasi darating sa point na pangitlog nila talaga hindi naman base sa karanasan ko binders natatandaan talaga nila yung pinakalugar kung saan sila nangitlog. So para sa akin mahalaga na bigyan natin siya ng permanenteng paitlogan. At isang bagay pa mga kabihayin, bigyan natin sila ng mga pugad na iba-iba ang kulay or iba-iba ang setup or sa iba-ibang lugar nakalagay. Wag po natin pwede pagtabi-tabihin siguro, depende lang sa itsura ng pinakapugad. Pwede naman natin pagtabi-tabihin mga kabihayin, pero ako mas gusto ko na medyo may iba-iba yung kulay nila, iba-iba yung itsura ng pinakapugad nila, at iba-iba yung pinakalugar ng pugad nila, binders, para hindi sila nalilito. Tsaka medyo napansin ko matandain talaga sila mga kabihayin. So alam nyo na, pinaka-ultimate payo ko mga kabihayin ay, ayan, bigyan natin siya ng permanenteng paitlugan. Malaking tulong yun sa atin. Malaking tulong yun sa ating mga kabayan na racer para hindi na tayo ma-hassle na, alam mo yun, nagkakaagawan ng pugad. Tsaka magbigay tayo ng maraming papugad binders. And syempre, mahalaga din na ayusin natin yung papugad. Dapat yun talagang, ano, tawag dun? Talagang magugustuhan, komportable sa kanila, malinis ang dating, and saktong-sakto sa kanila mga kabihayin. Tulad ng pugad na yan, o saktong-sakto, diba? Saktong-sakto yung size. Pero ang gagawin natin mga kabihayin, syempre tatanggalin ko na siya, kasi hindi pa naman siya nangitlog. Palilimlimin ko na to, kasi naglilimlim na to. And ay mga kabihayin, pag nangitlog siya, gagawa ko ng parang na bagong pugad. Kailangan ko na talaga mag-provide. Next time binders, ipag-shopping ko sila ng mga containers sa junk shop. Maghanap ako ng open na junk shop at ipag-shopping ko talaga siya doon. Para naman hindi naging kawawa binders o lungkot-lungkot na itong isa.
Ang lungkot niya. Naghihintay siya dyan sa labas kasi sabi niya, sa ulo, hindi niya magamasugurin yung mga ka-behind. Tsaka hindi rin sila pwede mag-share kasi malit yung pinakapugad na yan. Kaya ang ending, ako na yung mag-a-adjust mga ka-behind. Kailangan ng effort natin lahat. Lagi naman ganun, vendors, sa pag-alaga ng mga ganito, laging mahalaga yung pangangasiwa natin, ganun, yung effort na ibibigay natin para sa kanila para po maging maayos yung lahat ng bagay sa pag-alaga ng Muscovy Ducks, behinders. And 18 yung itlog niya. So, tingin ko magandang klase ng hen na rin siya. At nakaraan mga ka-behind, nagkaroon ng sipon yan, gumaling na siya. Huwag ka mag-alala, ibabalik kita dyan sa pugad mo. Ayun mga kabayan, isang siguro ma-share ko lang sa inyo ay permanenteng pugad para sa kanila. At sapat na bilang ng pugad para sa kanila din at the same time. Wala na ako ma-share mga kabayan. Ayun lang, na-share ko lang talaga. Na sana pag nangyari sa inyo yung sitwasyon na to, alam niya yung gagawin nyo, binders. And kung hanggat may inahin naman kayo, huwag na kayong gumamit ng heat lamp. Kawawa naman siya. O talagang nagpo-proceed.